Iniimbisigahan na ng Department of Education ang umano'y panenerbo ng isang guro habang naka-live po sa TikTok. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala pa namang nararating sa buhay. Sa viral video po na yan na naka-upload online, nakita kung paano po pinagalitan ni ma'am ang kanyang mga estudyante. Sinabihan niya ang ilang masasakit na salita po ang mga bata. Iba-iba ang naging reaksyon ng netizen. Merong nagalit at meron din pong nakisimpatya. Burado na po yung nasabing TikTok video pero bine-verify pa rin daw ito ng DepEd. Kailangan daw muna nila ang kumpletong incident report para malaman ang susunod nilang hakbang tungkol dito. At kagaya po niyan ay nagpaalala ang Teachers Dignity Coalition or Coalition na huwag basta husgahan ang guro sa naturang viral video. Iginit din niya o nila na importanteng madisiplina ang mga estudyante para po matuto. Ang panawagan ng grupo, pag-aralan ng DepEd, yung DepEd Child Protection Policy o kaya ay kanila ipush ito at bigyan din ng karapatan ang mga guro. At para pag-usapan po yung marami at malawak na issue na yun, makasama natin si Teachers Dignity Coalition National Chairperson, Benjo Basas. Manatanghali, Benjo. Yes, Sir Joby, magandang tanghali. Magandang tanghali po sa mga nanonood at naikinig po sa atin. Okay, ito'y iniimbestigahan ngayon ano, ng DepEd at na-takedown na nga yung video. Pero kayo ba sa inyong hanay ay natukoy nyo na po yung source dito o kaya ay yung guro na ngayon nga ay sentro ng bashing online? Hindi pa. No? May effort na po kami no, na para ma-locate natin no, or ma-identify yung teacher. No? Sabi ko nga, no, kasi sa kasalukuyan ngayon, ano, ngayong panahon na to, of course, no, hindi natin kinukonsinti naman ano, pero siyempre no, sino pa naman ang dadamay sa aming kapaguro kundi kami rin lamang naman ano, dahil alam mo Sir Joby, ang ating mga pulisiya on child protection mukhang medyo ano talaga ito eh no, medyo questionable on our part no, kasi sobrang bias at sobrang regulated na no yung ating mga teacher no, kaya naman kami ay humihingi pa rin naman ng pangunawa no, dito sa publiko no, na wag naman agad husgahan si teacher based on this 2-minute video no pero sabi ko nga no, may proseso naman ng batas at ang specifically ang Department of Education no, yung administrative process procedure ng DepEd ay kung talaga no, no mapatutunayan na mayroong pagkukulang si teacher no mananagot naman siya no, doon sa ating batas po. Yes, medyo kaya ako natanongin, ano, dahil yun na nga, habang tumatapoy yung investigasyon, kung meron man nagkakaintindihan dyan, eh, kayong mga nasa hanay ng pagtuturo mismo, no, no, baka kasi magkaroon ng opportunity ng exchange doon sa pagitan ninyo at sa kanya para malaman ko ano yung mga best practices o kaya ay pwedeng ma-improve doon sa pag-handle ng malaking klase. Yeah, actually that's the reason no Sir Joby bakit namin siya gusto ring hanapin ano kasi sa panahon na to kailangan din no ng nung teacher natin ano nung at least nung baka may pinagdadaanan na ito no prior to that incident no tapos lalo pa ngayon ano kasi kung nagiging sentro ka ng bashing ng buong Pilipinas napakahirap niyan no at hindi rin naman natin kilala yung tao no ano yung profile niya no naging mabuti pa siyang teacher no sa kabuuan no tapos dahil lang dito no sa incident na ito na alam namin ano na ako rin mismo no personally no sa aking pagtingin ay maaring merong pagkukulang pagkakamali or pagmamalabis yung teacher sa ginamit niyang salita if ever no Sir Joby by the way no in the assumption na talagang yung meron siyang kausap diyan meron siyang mga batang kaharap no kasi hindi pa rin naman natin establish yan eh, no dahil walang iba, walang cut away eh. Daw nag-content lamang no, yeah. walang cut away ano teacher. Tama si Benzo, wala tayong nakitang cut away, naka-focus sa mukha nung guro. No? Pero yun na nga, pag-usapan natin yung mga pwedeng naging paglabag ano, para maging, ano to, maging leksyon na rin para sa lahat, ano, hindi lang sa mga guro, pati sa mga parents at mga estudyante. Dalawa po kasi nakikita
ang paglabag sa viral video na yan, ano, so far. Una nga po yung DepEd Order No. 49 laban sa online attack sa estudyante. Ikalawa yung 2012 DepEd Child Protection Policy na tinatawag. Importante po na madisiplina daw yung mga estudyante, pero kailangan parang there's a proper balance way of doing it at saka huwag ipopost online. So ito ba ay, I think parang napahapyawan nyo naman ako ano yung inyong stand, ano, bilang grupo tungkol dito. Pero do you agree with that, ano, na medyo may sablay doon sa pag-post online? Yeah, actually, ako mismo personally, Sir Joby, sinasabi ko sa mga teacher, no? Huwag tayong basta maging ano, masaya na mag-post ng mag-post, lalo na kung pasangkot yung ating mga mag-aaral, yung ating mga estudyante, no? So, kaya nga nung lumabas ito, meron din akong isang post, no? Bilang paalala din, ano, to regulate, no? The TikToker is inside you, no? Yun, addressing our teachers in general, no? Kasi marami talaga, no? Marami akong nakikita ng mga teacher na parang nagiging content creator, no? Wala naman problema yung iba naman na informative, no? Yung iba for fun, no? For entertainment, no? Pero syempre, lagi nating paalala, no? Hanggat maaari, yung mga bata ay hindi natin isama, no? Doon sa content ng ating mga video, lalo na kung walang consent, no? Tungkol doon sa language, no, na ginamit ni ma'am. Ang batas kasi ay medyo explicit, eh, no? Explicit, but at the same time, no, magiging subject pa rin, no, sa napakaraming interpretation. Explicit in the sense na sinasabi niya, no, that everything, no, or anything that could demean, no, the child, no, may be considered as abuse under the Child Protection Policy of the Department of Education. No, ibig sabihin nito, ang dami, no, na pwede mong gawin, no, at depende rin, no, kung paano ito tinanggap, no, nung kausap mo nung bata, no, dito sa pagkakataon na ito, no. So lahat ng yan, no, parang, well, ang Child Protection Policy kasi ginawa para proteksyonan yung karapatan ng mga bata, no. So kapag kahit ano yung intention ng ating teacher, no, kahit gusto niya talagang disiplinahin yung bata, gusto niya bigyan ng magandang aral, no, pero may language siya na ginamit na sa pagtingin ng bata ay siya ay inapi, siya ay nilait, no, in one way or na-discriminate, no. So medyo hindi yun kagad, no, nagiging favorable sa ating mga guro, no. At doon kami medyo worried, no, kasi yan din ang dahilan kung bakit mas marami sa mga teacher natin, Sir Joby, ngayon ay hindi na rin, ano, nagsasaway, no. So at yun ay mas delikado, no. Hindi natututo yung bata, hindi natin natuturuan ng disiplina, ng leksyon, pero hinahayaan na lang ng maraming mga guro ngayon. Why? Kasi baka makapagsalita siya ng hindi maganda, mademanda siya. At ang dami nating mga cases po, no, ng mga teachers po natin, no, na iniskandalo, no, na hiningian ng pera, no, inareglo, no, at kinasuhan iba, may mga nadetine, no, dahil po dito sa mga sinasabi po na ito, no, na makapaglabag dito sa karapatan ng mga bata. Benjo, before we proceed, gusto ko lang sabihin na ang aming news channel ay, of course, nag-reach out aside from DepEd, ay ang mga grupo po ng mga parents, ano po, at saka siyempre mga estudyante din. Pero kayo ay inibitahan namin, ano, itong Teacher's Dignity Coalition. Para naman ang pag-usapan ay ito ko sa guro, ano. So gusto natin malaman kung meron kayong rekomendasyon para maisaalang-alang din naman yung proteksyon ng mga guro pagka dumating sa ganitong extreme case na medyo mainit na maalab na yung damdamin sa classroom. Meron po kaming ano, no, meron po kaming mga sa ngayon man may well, bahagi kami, no, nung sinusulong ng DepEd, no, na review din, no, dito sa Child Protection Policy, that's one. Pangalawa po, no, umuupo din kami sa Kongreso, no, as a resource person doon din, no, sa panukala ng Teacher Protection Policy, no, para naman mabalanse natin, no, kasi makakaubos yung mga teacher natin, no. O kaya maging lax talaga, no, at maging relax yung mga bata natin, no. At the same time po, meron din kaming ino-offer, no, ng mga paralegal services, no, doon sa ating mga teachers, no, na nakakasuhan at nabibigyan namin, ano, ng mga pag-aaral, kasi kailangan natin strategic din yung approach, eh, hindi tayo maging reactive lang, eh, no. So tinuturuan po namin, ano yung Child Protection Policy, consequences ng every actions or words, no, na ginagamit natin bilang mga guro, no, nang dapat may lubos talaga na pag-iingat, dahil hindi kami bibigyan ng protection, ano, o hindi kami bibigyan, halimbawa, no, isa sa mga demands namin, ano, diyan sa Teacher Protection Policy at sa Department of that's actually, no, a proposal, that's only a proposal, no, ang isa po sa aming proposal ay bigyan po ng abogado dapat yung mga teacher
na may kinakaharap na kasong kriminal o administratibo na may kaugnayan sa kanyang trabaho, no? And that's basically, no, the concept of due process of law, no? Kasi kahit yung mga simpleng criminal po, eh, no, ay may obligasyon ng Estado na bigyan siya ng abogado. Bakit kami, no, yung mga teacher ay sa aming sariling bulsa nang gagaling, no, kung sakali na kami ay naaasulto ng mga ganito? Bago natin tapusin ang interview na to, Benzo, hingan lang namin kayo, no, na may clear na mensahe, kasi hindi pa tapos yung issue na to, eh. Talagang pinag-uusapan pa sa online, ano, yung panawagan na lamang sa mga kababayan natin kung paano ba dapat tignan ang issue na ito. Well, if ever po na yung mga anak ko natin, ano, sa mga magulang, no, kung may mga anak po tayo na may issue na binanggit, no, at may sumbong, no, unahin po natin kausapin yung teacher. O kaya puntahan po natin yung principal's office, no, at ipatawag po yung teacher, no, at magkaharap po, no, magkalinawan, kasi baka yung ibang yung intention ng teacher, no, tapos iba naman yung pagtanggap ng bata dito. Wala po, hindi nadadaan sa usap, no. Yun po yung pakiusap natin, wag nating iskandaluhin yung teacher if ever na may mga ganito, no. Doon naman sa ating mga guro, syempre yun din ang aming pakiusap pag tayong gumamit ng social media, no, sa ating ginagawa po, no, sa araw-araw, lalo na sa loob ng ating classroom. Tama naman po, pinapaalalahanan din naman po tayo ng Department of Education. At naniniwala po kami, no, na ito ay ito yung mga bagay na ito ay kinakailangan nating ilabas, no, para mapag-usapan, no, mapagtuunan din ng pansin, no, kung ano ang dapat gawin po, no, dito sa mga ganito, na hindi naman po, no, na mababalansin natin yung karapatan ng mga bata, protection sa mga bata, at the same time yung protection sa ating mga guro at yung kabuuang pagsulong po ng edukasyon natin sa ating bansa. Salamat po. Okay, maraming salamat, TDC National Chairperson Benzo Basas.